Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira. Parang sinasabi lang ng Panginoon sa Kristo rito, no? Huwag naman puro pagkain ang aatupagin ninyo sa buhay nito. Di ba? Hindi tayo nabubuhay dito. Nang dahil lamang sa pagkain. Di ba sinabi din ng Panginoon doon sa Mateo na nung kausap niya si Satanas na hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun ang dapat eh. Huwag daw tayo magsumikap nang dahil lang sa pagkain nasisira. Isipin, magpapagod ka lang sa buhay na to para makakain. Hindi po mga kapatid. Kundi, sabi ng Panginoon, dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Yan ang dapat na mga kapatid na pagsumikapan natin. Yung espiritual na pagkain. Yung pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Pagkain tumatagal para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung hindi lang panlupa, hindi ito, napapanish lang yan. Yung mga pagpupundar natin dito, mawawala lang yan mga kapatid. Ayaw ng Panginoon Jesucristo na maubos ang lakas natin ang panahon natin sa mga ganyang bagay lamang. Paano ba natin makukuha yan? Yung pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Sabi sa sumunod na parirala, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Parang inilagay ng Ama ang approval, ang authority, ang tatak sa anak. So, ang anak ng Diyos, si Jesucristo, ang magbibigay sa atin yan ng pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Dito ay malinaw at nililinaw ni Jesus na ang punto ng kanyang ministeryo, ng kanyang gawain, ay espiritual, hindi material. Yan ang sentro ng gawain ng Panginoon. Ang banal na kasulatan, pare-pareho sa pagpapaalala sa atin na kailangan natin ng higit pa kaysa sa pisikal na pagkain upang umunlad, kailangan natin mapangalagaan ang ating espiritual na kalagayan. Hindi naman yan nangangahulugan mga kapatid na hindi na tayo magtatrabaho. Hindi naman ibig sabihin yan, winawalang halaga ng Panginoon Jesucristo ang paghahanap buhay at nagtuturo ang Panginoon ng katamaran. Hindi po. Sa halip, ang punto dito ng Panginoon, ang lahat ng mga material na bagay ay lilipas din. Huwag ka masyado mag-focus dyan. Bagamat kailangan mo yan, pero hindi dyan ang focus. Ang focus dapat dun sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Pero bawal ang tamad. Sa Biblia, tandaan niya, bawal ang tamad. Sa halip na maubos ang ating mga panahon, mga kapatid, at lakas sa mga bagay na material, kinakailangan pagpahalagaan natin ang mga bagay na tungkol sa mga espiritual na may walang hanggang gantimpala.